Para o sa mga hindi pa nakakaalam ng mga Arabic words na nakikita ninyo, para po sa inyo ang short video na ito. So as you see, meron din po tayo mga karagdagang Arabic words dito sa left side. Ito ho ang mga salita na ginagamit sa pagtatanong. So una sa mga salitang ito ay yung tabga followed by tabin. Ang tabga at saka tabin ay parehong ang ibig sabihin ay gusto mo. Pangatlo is tashtari, bibili ka or bumili ka. Pang-apat is waddi. Waddi is magpadala or dalhin. Then pang-anim, nafar. Nafar is tao. Then pang-pito, barra. Barra is sa labas. Opposite po ito ng juwa at saka dakhil. Ang juwa at dakhil ay sa loob. Then we have sa'a. Sa'a is oras or orasan, yung sinusuot mo. Orasan din po yan or sa'a sa Arabic. Then we have dagiga. Dagiga is minuto. Then hada, ito. Hada or yan, hada. Then aulad, plural po ito ng salitang walad, boy. Aulad is children. Okay. Then we have kida, ganyan. Then sifara, embassy. And the last one is tadkira, ticket. So, okay. Gamit ang mga salitang ito, magdadagdag din ho tayo ng mga iba pang salita. Gagamitin natin itong mga interrogative words or mga salitang Arabic na ginagamit sa pagtatanong. So malaking tulong po ito sa sayo pag nais mong magtanong o di kaya ay pag ikaw ang tinatanong. Okay, so una sa mga ito ay yung salitang when or when. Kahit saan sa dalawa, pwede mong gamitin. Okay, ang when ay saan or where. So pwede mong sabihin, when madam, nasaan si madam? When baba, nasaan si baba? Or baka ikaw ang tanungin, when fulus hagi? Or when fulus ana, nasaan ang pera ko? Ano pa? When suk, nasaan ang palingke? When madrasa, ya baba, ya mudir, nasaan ho ang school? When mustasfa, nasaan ho ang hospital? Then pangalawa is yung word na esh. Pwede mo rin gamitin yung sho. Kaya pag tinanong ka kung ano ang pangalan mo, shusmik, shusmak, o di kaya ay eshmik, ano ang pangalan mo. So pwede mo rin itong gamitin, dugtungan mo ng tabga or tabin. So, eshtabin, ano ang gusto mo? Eshtabin ya mudir, ano ang gusto mo, mudir? Eshtabin, madam, ano ang gusto mo, madam? Eshtabga, sadiki, ano ang gusto mo, kaibigan ko? Ayan. Or, pwedeng kahit ito lang ang gamitin mo sa pagtatanong. Halimbawa, ya madam, tabin mo ya. Madam, gusto mo ba ng tubig? Madam tabin raha, gusto mo ba ng magpahinga? Sadiki, tabin nom, gusto mo bang matulog? Pwede mo ring sabihin, eshada, ano po ito? Eshada. Then pangatlo, yung word na meta. Meta is kailan. So pwede mong itanong, kailan ang sahod ko? Meta ratib ana. Meta ana mungkin irji Philippine. Madam, meta tashtari tadkira, kailan ka bibili ng ticket? Meta ana rohi suk, kailan ako pupunta ng palengke?
or mita anawaddi gulus Pilipin. Kailan ako makapagpapadala ng pera sa Pilipinas? Okay. So itong word na waddi, pwede rito itong gamitin sa pag-uutos. Halimbawa, pag sinabihan ka na waddi gahwa barra, dalhin mo ang coffee sa labas. Okay? Waddi hada barra, dalhin mo ito sa labas. Okay? Yung word na waddi, magpadala or dalhin. Okay, next is yung les. So, tapos na po ito. Then, meron tayong lesh. Ang lesh ay bakit? Lesh. Lesh kida. Bakit po ganyan? No? Lesh mafirative. Bakit po walang sahod? Okay? Lesh, madam, la tashtari tadkira. Bakit hindi ka bumibili ng ticket? Lesh mafi akil. Bakit walang pagkain? Lesh mafiraha. Bakit walang pahinga? Lesh mafi hadiya. Bakit po walang regalo? Okay? So, lesh. Then, meron kang word na cave. Ang cave ay how or paano. Halimbawa, ya mudir, cave ana ruhi sifara. Paano po ako makakapunta ng imbahada? Cave ana ruhi madrasa. Paano ako makakapunta ng school? Okay? Cave. Then, pang-anim, ayan, meron kang word na men. Ang men, pwede siyang galing. Halimbawa, pag sinabi mong, ana min Cebu, ako ho ay galing Cebu. Ana min Philippine, ako ay galing Pilipinas. Ana min Davao, ako ay galing Davao. Okay? So, pwede rin ang ibig sabihin ng men ay sino. Halimbawa, pag sinabi mo sa kasama mo na min inta or min inti, ibig sabihin nun, sino ka. Okay? So, ano pa? Pwede mong sabihin, min nafar barra, sino po yung tao sa labas. Shuf, tignan mo. Min waddi alfulus, sino ang magpapadala ng pera or sino ang magdadala ng pera. Min waddi alfulus. Okay? Then, lastly, meron kang word na kam. Ang kam ay ginagamit sa pagtatanong ng bilang o numero. No? O di kaya ay presyo ng isang bagay. Halimbawa, pagka pumunta ka sa palengke, may hawak-hawak kang item, no? At sinabi mo, kam hada, magkano po ito? Kam aulad endak, ilan ang mga anak mo? Or kam aulad inta or inti? Okay? So, kam saa, anong oras? Kam saa, anong oras? Kam dagiga, ilang minuto? Okay? So, ayan ho yung mga salita na ginagamit sa pagtatanong. Pwede pong gamitan ninyo ito ng mga iba pang Arabic words na alam ninyo. So, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa iyong panunood. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag pong kalimutang i-like. At mag-subscribe ka na rin ho sa channel na ito kung bago ka pa lang dito. Or i-follow ang page na ito. Maraming salamat again and salamat.